Sa ilang taon-taon ko dito sa mundo, wala pa akong nakikitang kahit na sinong vampirang na buhay pagkatapos masaksak sa puso. Hindi sa dala sa lagi, kundi sa buong nakasinan. Ibigay ang hiling ng matang nakapikit. Itong sinsing ito ay isang patunay na kaya nating lagpasan. Kahit anong laking pagsubok. Itong sinsing niya to, walang simula, walang katapusan. Kaya na pagmamahal ko sa'yo. I should have known na tatried to rin mo uli kami. Kailangan natin si Mateo para pamunuan ang mga vampira tungo sa kapayapaan. Ang isang dibdib ang itinakdang lobo at ang itinakdang vampira. At ang pagsasamang ito ay magbubunga ng isang makapangyarihan at nakakatakot na nilalang napapatay sa lahat! Anong balita sa ama mo? Patay na siya, Imelda. At bakit naman ako maniniwala sa'yo? Kahit naman malaman mo kung nasaan siya, hindi mo rin naman sasabihin sa'kin, hindi ba? Nandito ako. Para kumbinsihin ka na sumama sa'kin. Nandun na rin ang ibang kaangka natin. At anong pumasok dyan sa kokote mo? Para isipin na gagawin ko yan. Imelda, nawalan na ako ng tatay. Ikaw lang ang natatanging nanay na nakilala ko. Nakikiusap ako. Sumang-ayon ka na sa gusto ni Mateo. Yun din yung pamumuhay na gusto ko. Kapag natuloy ang propesiya, kapag nabuhay ang pumapagitnang nilalang na ito, mamamatay ang lahat. Maging tao, taong lobo o vampira, hindi maaari. Kailangan pagpigilan ito. Ikaw lang ang tanging anak na nakilala ko. Pero alam mo, hindi ko kayang gawin ang gusto mo. Sana mapatawad mo ako, Samantha. Pero hindi kami hihinto sa pakikipaglaban sa mga taong lobo. Ipagpapatuloy ko ang layunin ni Magnus. Imelda, matatalo lang kayo. Kung ganun, hintayin mo na lang na maubos kami. Hindi ko naiintindihan. Yung pong propesiya na yan, ipapadun sa unang propesiya. Tungkol sa labanan ni Ate Lecha, Kuya Mateo. May isa lang ang propesiya.
siyang gabay. Isa lang. Kailangan mong maintindihan sa mga nakita ko. Masyadong malakas ang pagmamahalan ng itinakdang lobo at itinakdang vampira. Hahamakin nila ang lahat, maging ang kanilang kalahi, ang kanilang pamilya, para sa karapatan nilang mahalin ang isa't isa. Kahit ang isang propesiya ay hindi makakapagpigil sa kanila. Anong ibig sabihin? Nagsinungaling ako kay Magnus. Binago ko ang propesiya upang masiguradong hindi matuloy ang pag-iisang dibdib ng dalawang itinakda. Kaya pinag-away mo sila. Pinaglaban mo ang mga vampir at saka mga taong lobo para sa isang peking propesiya? Naiintindihan mo ba yung ginawa mo? Kung gano'ng karaming namatay? Kung gano'ng karaming nagbagong buhay? Hindi mo yun maikukumpara sa mga mawawalang buhay kapag nagbunga ang pag-isang dibdib ng dalawang itinakda. Ang nilalang ngayon ay mas masahol pa sa pinakamasamang lobo o pinakamasamang vampira. Wala itong konsensya. Wala itong awa. Nabigo ako, gabay. Sa kabila ng lahat ng ginawa ko, nanaig pa rin ang pagmamahala ng dalawa. Sa'yo na nakasalalay ngayon ang kaligtasan ng nakararami. Kailangan mong pigilan magkatotoo ang propesiya. Kailangan mong pigilan ang dalawang itinakda habang may panahon pa. Uy, ano, hindi pa rin ako sanayin ng kaya mo gawin yan, okay? Ano nangyari? Nung nag-text ka, parang mapapaliw ka. Di ko kasi alam kung anong gagawin ko eh. Nagpakita sa akin yung gabay na vampira, si Barang. Sabihin mo sa mga kasamahan mo, kapag itinuloy ng mga Waya ang katangahan nila, kailangan gumalaw tayo. Opo, madam. Pag-iisipan ko pa kung anong dapat natin gawin. Basta't maging alerto kayo. Grabe naman yung gabay na yun. Sinungaling. Alam mo kung hindi lang niya binago yung propesiya? Matagal na sanang napag-ayos ni Ate Lia at Kuya Mateo ang mga vampira at lobo. Tulad ng ginagawa nila ngayon. At sana hindi ka naging vampira at parang na tayo tulad ng dati. Ano nang gagawin mo ngayon? Dapat ang unang makaalam nito si Ate Lia at saka si Kuya Mateo. Pero hindi ko alam kasi kung paano ko sasabihin sa kanila eh. Kasi kaka-okay lang nila, tapos biglang ito. Alam mo, kung ordinaryong vampira lang si Kuya Mateo, iisipin ko, wala akong problema. Kasi hindi mo nagkakaanak yung mga vampira eh. Lalo't at asawa niya, si Ate Lia, na taong lobo. Eh, iba si Kuya Mateo, siya yung itinakda. Tapos tatay niya pa, ang nagkakaiisang-isang vampira yung nagkaroon ng anak. Tapos si Ate Lia pa, iba rin siya. Kaya posible rin magkaroon sila ng anak. At posible rin ang baby nila nakakatakot. Kasi sa pagkakaalam ko, sila pa lang ang vampira at taong lobo na nagkatuluyan. Lucas. My goodness. What the hell happened here? I was celebrating, Dad. I was celebrating. Ano ang kailangan nyo? Jeez. Man.
Well, I was thinking of having dinner. You, me, Mateo, Leah. Hindi pa natin formally na we welcome si Leah sa familia. I think it's time we do that. That's a good idea. Ah, come on, son. It's time mag-aayos-ayos tayong lahat. At alam ko, after everything that's happened, Mateo is still very important to you. Sure, Dad. Sure. You're sure? Tama ka. Wala naman akong magagawa na eh. Might as well try to accept it. Salamat, son. This is very important to me. Olive? Olive, what's wrong? Sorry. Sorry, Ate Sam. Hindi mo ko maiintindihan eh. Hindi ko nga rin mag-gets kung bakit. Bakit nangawa ako eh. Kasi dati hindi ko man naman iniisip to. Kasi 17 pa lang naman ako. Olive, sabihin mo sa akin kung ano yung problema. Alam ko bago pa itong lahat sa'yo, pero baka makatulong ako. Narealize ko kasi kagabi na di na pala ako magkakaanak. Kasi vampira na ako. Kahit gano'n pa tayo kalakas, kabilis. Yun ang bagay na hindi natin kayang gawin. Yun ang bagay na daig tayo ng mga taong lobo. Hindi ka ba nagsisisite? Na kahit kailan, hindi ka na magkakaroon ng pamilya. Isang bagay yun. Na natutunan ko na lang tanggapin. Olive, I am so sorry that you won't experience that. Pero Olive, pwede ka pa rin magkaroon ng pamilya. Kami ni Lydia, pamilya namin ang kaangkan natin dito. Hindi naman pareho yun eh. I'm sorry. Parating na si Lia at Mateo. Umeso ka na doon sa pinag-usapan natin. Siguro din na madam, nasa line of sight mo siya. Kung wala lang si Mateo, hindi na matutuloy ang sunduan nito. Daan na ba? Anong desisyon niyo? Pag-usapan na namin. Sang-ayon kami sa proposal mo, Mateo. We will give it a try. Pero kailangan pag-usapan natin mabuti ang mga magiging kondisyon ng treaty na yan. Hindi kami pipirma kung meron man lang kahit na isa kondisyon na hindi kami sang-ayon. At kung tuloy-tuloy na ito, kapag nilabag niyo ang kahit na isa sa pinagkasunduan ng dalawang kampo, magiging null and void ang kasunduan and it will be tantamount to a declaration of war. Are you really going to go through this? Thank you.
sasabihin to. Hindi ba kayo nahihiya? Entering into a deal with that monster. You made a decision. Huwag ka nang umeksena. Hindi ako papayag na gawin ito. Anak ko. Mami! Mo ang kamay mo! Huwag kang kikilos! Sa balikit lang ang tama ako. Galing ang putok sa taas eh. Si Madam. Hanapin natin si Madam. Nasaan si Lucille?